Oke, okay, ready? Oh, front kick and push kick tuh. Push kick. Push move. Jangan, ha? Push. Yun, sige ba? Push move pa. Yun. Push mo. Muntik ako dun. Push. Push ko. Ayan. Jangan, ha? Tama yung ito. Ready? Yun. Dapat abang pag naka-position na ganito, tiba mo lead nyo. Hindi mo na kailangan ibaba. Dapat sanayin nyo na from here. Diba? Tapos from here. Ganun. No need na. Ganun. Para hindi siya telegraphic, no? So from here, laging yung papaksin kahit yung roundhouse. Here, no? Ganun, ha? So, yan po yung ano. Basics muna tayo ng push kick or the front kick natin. So, may dalawang variation. Yung push kick at saka yung sipa sa harapan, no? So, yung isa, no? Ganun. Or ito. So, yun yung front kick, no? Tinatama dito sa may chin. Pwede dito. Halimbawa, ganun. Yan. Yan. Yun dito, no? So, mostly, mga nagkaroon ng foundation sa karate, sila gumagawa nun, no? Tapos, kung sa Muay Thai naman, the tip kick or the push kick. So, ang banat natin nito, tip na ito, no? Sole. Nan, papunta sa dito, pwede din naman sa ulo. Depende kung ano yung abot mo or the available target at the time, no? So, paano ba gagawin? No? Lahat ng sipa natin, mag-arrive talaga dito. Para hindi siya telegraphic. Lahat ng sipa natin, ang angat niya, yung umpisa niya, magagaling dito sa gitna. Diba? Hindi tayo sisipan ng ganun. Malakas nga, pero telegraphic naman. Hindi naman tatama. Diba? Kasi lalayo siya. So, lahat dito. Diba? Roundhouse. Diba? Ganun. Yung back kick naman natin, overlap, dito lang naman. So, lahat nasa gitna. No? Hindi tayo lumalabas. Ngayon, push kick natin, ganun pa rin. Diba? So, angat mo lang. Angat ng ganun. Then, push mo. Saan manggagaling ang lakas? Hindi manggagaling dito sa paa. Hindi yung lakas nito. No? Manggagaling sa puwet mo. Dadalhin niya yung lakas mo, yung bigat mo, papunta sa harap. So, ganun, ha? Yan. Ganun, ha? Yan. Yan. Bukod dun sa, yan. Yun yung karate kick na, yung front kick, no? So, yan yun. Diba? Pero iba yung push kick natin na ganun, no? Ito ay napakaganda na defensive kick. Limbawa, charge, roundhouse. Roundhouse ka. Hey, lusog. O, bakik ka, bakik. Di ba? Napaka-effective nung push kick or the tip kick. Defensive, di ba? As well as offensive kick. Di ba? Sige, charge. O, pang-check natin ng kicks. So, yun yung kagandahan ng tip kick or the push kick. No? Isang variation din nito ay pwedeng sa side. No? Sa side. Kaya din ito. Ha? So, yan ha. So, saan ba generate yung power? Sa hips, sa butt, going forward. Dadalhin mo yung force, yung weight mo. Ha? So, yun yung ating push kick. Ulitin ko ha. No? 1, 2. 1, ulit. 1, 2. Diba? So, pwedeng lumipad sa harapan mo yung kalaban. So, ready? Push kick. Go, lakas mo. Yun. Lakas mo, bigat. Yun. Push kick. Push kick. Push kick.
Bos, kay. Ade. Bos. Ya, ade. Bos. Ade. So, sipa ako, pupusikin ka, kaka-counter ka. Effective yung ano, yung push kick natin o tip kick kung alam natin i-timing, di ba? O si, di ba? Kahit ano yung sapa ko, basta tatimingan mo. Kaya yun yung kagandahan, the beauty na yung stance natin ay naka-square off sa kalaban, hindi yung naka-side. Why? Kasi mami-minimize yung telegraphicity, no? Para hindi para hindi telegraphic yung ating movement. Kasi once na naka-side ka, pag gusto mong ibano doon, laki ng clearance. 'Di ba? So depende sa art na nilalaro. Sa taekwondo, okay, gumagano sila kasi wala naman suntok sa mukha, 'di ba? Wala naman ground game, wala naman siko sa mukha, wala. So yung paa lang. Diba? So okay lang na nakababa yung kamay, nakaside kang ganun-ganun, di ba? Kasi yung sistema ng laro. Pero makita natin sa mga other sports, talagang best na naka-square off ka. Why? To minimize the movement para hindi ka maging telegraphic. Diba? So as much as possible, dito, square off. Harap sa kalaban. Hindi tayo nakatagilid. Di ba? Tapos, no, kung team move mo, hindi niya alam kung anong gagawin mo. Sisipa ka ba o susuntok ka? Diba? So yun yung ganda. Makikita nyo. Diba? So yun yung ating front kick and the push kick. No? Pero ngayon, ang pinapalis ko sa kanila, more on the tip kick and then the push kick. So as you go on, no? Maka-appreciate din nila na hindi naman masama yung mag-karate kick tayo ng ganun. Makikita natin, this also effective, lalo na kung tumama dito, no? Maraming na-disgrasya dahil dyan. At mas maganda na habang kunin muna natin yung basic, ngayon as you go deeper, no? Alamin mo yung ibang variations niya. Diba? Para naman hindi iisa, hindi ka na na-check, hindi na-check yung laro natin ng ating kalaban. Okay? So, ready? Come. Ganun. Square off. Harapin, huwag ka nakatagilid. Yan, ganun, oh. Yan, ganun. Jump. Ganun. Ipis mo kasi, ano? Go, jump. Yung nakalita mo, bang! Jump. So combine natin yung push kick sa ibang sipa, no? Kasi pang set yan. Kung ang jab natin ang nagsiset sa ating kamay, maganda din yung push kick na mag-set ng ibang sipa, no? Push kick. As you can see, hindi pa sila gaano sanay, no? Kasi as the kick, the lead foot, no? Lead na nakaunang paa, ay kailangan pa nilang ilagay sa likod. But as you go deeper, as you go advanced, dapat hindi na. So, dapat hindi ka gaganon. Diretso na. Ganun, ha? Ating kick, no?
pinipigilan mo yung baki mo. Boom! Ganun mo. Okay, pigilan. Ha? Ayan. Ayan. Push it. Dalawa. Baki. Good.